tama nga ang hinala ni Angela. Nasisikapin ni Brandon na distansya ang sarili sa kanya. Simula noon, muntik na siyang halikan nito. He avoided her like the plague. Kaya naman, nagulat siya ng ayayin sila ng sumama sa Pico de Loro. Puno silang kaligayahan habang nagbabiyahe sila. Yung araw na iyon, ang kauna-una ang road trip nila mag-anak. Gusto nang isipin matatawag nga silang ganoon. Sabik-sabik talaga ang kanyang anak sa kumpletong pamilya. Kaya siguro, kahit ang pagkakaalam nito, ay hindi siya kadugo. Laging gusto ng bata. Maging kabahagi siya ng mga activities na mag-ama. Mabuti na lang, at ayon sa kanyang Kuya Louie, eh wala itong alam na naging girlfriend ni Brandon. Buong panahang wala siya. Kung nagkataon, ay baka doon pa na ibuhos ng anak niya ang pagmamahal at atensyon na binibigay nito sa kanya. Pinagtibay ni Angela ang pangako sa sarili na hindi na muling iiwan ang kanyang mag-ama. Gusto naman ni Brandon na itanggi sa sarili. Nasisiyahan siyang kasama si Angela sa early outing nila ng anak. Mahaba-haba pa ang biyahe. Pero sigurado siya, hindi siya mababagot. Nakabisanan niya ang pagkakasunod-sunod ng mga nursery rhymes sa paulit-ulit na pagtugtog nito. Naalus siyang pakinggan ang sinturadong pagsabay ng mag-ina sa kanta. Kung hindi kumakanta ang mga ito, ay naglalaro ng dugtungan ng mga kwento gamit ang mga action flashcards kung ano-ano at minsan ay wala na sa hulog ang nabubuong kwento ng mga ito. Tahimik niya pinapakinggan ang usapan ng mga ito. The food I eat, where does it go? Tanong ni Blessie matapos lunukin ang grapes ng inunguya nito. It goes in your tummy. Sugot ang katabi niya. Bahagya pang pumihit sa pagkakaupo para sulyapan ng bata. Why? Ang follow-up question nito. Siya naman ay nangiti. Nasa stage siyang paslit kung saan hindi nauubusan ng tanong. Nanganganak na nanganganak ang bawat tanong nito na nabibigyan ng kasagutan. Interesadong inaabangan niya ang sasagot ni Angela. So that it can be digested and can be used by your body. Eng, wrong answer. What's digested? Yes, Tita Angela, what's digested? Nangiinis sa sabat niya. Nangiti siya ng irapan siya ng asawa. Baka sa mukha nito na gusto siyang tuktukan. Naghahanap ng sasabihin na simula nito. It's like your tummy is chewing the food to make it really, really small. Just like how you chew the food in your mouth. Uminom ito ng fit and right sa pag-aakalang tapos na ang pagdagsa ng tanong. My tummy has teeth also. Nasa mid si Angela sa iniinom. Nagkasabi ang paglunuksana ng juice at pagtawa. Kinailangan niyang hagurin ng likod nito. Naluluha na ang mga mata nito. Hindi pa rin tumitigil sa kakaubo. Naiiling at malawak ang ngiting ibinalik ni Brandon ang atensyon sa pagmamaneho. Matagal-tagal pang inirirat ng anak si Angela tungkol sa kung ano-anong bagay bumabagabag sa musmos at uhaw na kaalaman ng isip nito. Isang bahagi ng isip niya ay humihiling na sana ay ganoon na lang sila sa mahabang panahon. Ang isa naman ay nangangamba kung tamang magtiwala siya sa asawa. Masyado nang nagigising ang malaking bahaging ito ng buhay nila mag-asawa, lalo na si Blessie. Natatakot siya kung paano tatanggapin ang anak kung sakaling maglaho ulit ang babae. Kung mananatili man ito, hanggang kailan niya papaniwalaan ang anak na hindi ito ang ina nito. May problema ba? Kapapiksi siya na maramdaman ang kamay ni Angela sa kanyang tuhod. Agad din itong inalis ang kamay na makita ang kanyang reaksyon. You seem upset, mahina at aga-alala, obserba nito. Nagulat siya dahil kanina lang ay nakukuha niya itong ngitian at biruin kahit papaano. Saglit niyang sinulipan ito, nakatigilid ang babae sa upuan at nakahilig ang ulo sa headrest habang mataban siya ang pinagmamasdan. Napagmuntuhin nga ibinalik ni Brandon ang mga mata sa mahabang daan. The way you look at me always upset me. It makes me want to and wish for things that I'm terrified to long for.
Nothing. Malamig din tugon. Saglit na nawala sa isip niya na matalas ang anak sa pakikiramdam sa mga tono ng pagsasalita ng mga tao sa paligid. Salamat na lang at nakatingin ito sa kawalan. Ibig sabihin, minuto na lang ang bibilangin bago ito matulog. Pakiwari niya na mas dapat siya mag-alaala kapag nakatulog ito dahil para na rin silang nagsolo ng babae. Simula nang linisin ito ang kotse niya, lalong tila tukso na gusumiksik sa isip niya ang asawa. Kaya naman, hangga't maaari, ay hindi ninahayaan magkalapit sila nito. Natigilan siya ng bigla. Hindi kaya sinasadya itong lahat ni Angela? After all, pagdating sa panunukso at pangaakit, ay hindi ito baguhan. Pwede na nga siguro ito magbigay ng seminar na kung interesado sa kanya si Angela, nadiretsuhin siya nito at ito nalapit sa kanya. Gaya ng ginawa nito nung tahasan niya itong tinatanggihan. Napahigpit ang kapit ni Brandon sa kambyo na masagi ng braso niya ang dibdib ng asawa. Sabay silang kumilos ito, siya para mag-shift ng gear at ang babae ay para ayusin ang ulo ng anak nila na lumaylay. Nang ganap na ito makatulog sa car seat nito, bakit ba kasi hindi ka naman manahimik dyan sa upuan mo? He gritted his teeth in frustration. Naririnig ba niya ang boses ni Imelda Papin sa utak niya? O tukso, layuan mo ako. So, gusto mo? Hayaan ko nalang mangawit ang lieg ni Blessy? Sarkastiko, balik ni Angela. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nagbago na naman ang timpla ng asawa. Nakasungit mode na ito. Who drives manual transmission car these days anyway? Ikaw na lang yata. Hindi na ito pinansin ang hirit niya. Pero bago siya nakaupo ng maayos, ay nakita pa niya ang pagtiim ng bagang lalaki. Gusto niya matawa. Hindi kasama sa kanyang plano ang nangyari. Brandon was going to have a very long, unpleasant, and sleepless night. She almost felt sorry for the guy. Almost. Sorry, pigil ang ngiti, sabi ni Angela. Nang sa pagkakataong iyon, ay sabi na naman nilang pinindot ang button para buksan ang radyo. Sige, ikaw na lang mamili ng station. Tumawa na siya ng malakas ang marinig ang seductive na intro ng Careless Whisper. Tinapunan niya ng tingin si Brandon. Tila napipikon, sinuklay nito ang mga daliri sa buhok saka naghanap ng ibang istasyon. Ano naman ang nakakatawa? Salubong ang mga kilay na tanong nito sa kanya. Siyempre pa, pasinghal na naman ang pamamaraan nito ng pagsasalita. Sure ka? Gusto mong malaman? Nakangisi niyang tanong. Ipinasak na lang niya sa kanyang tenga ang earphone ng iPhone. Plano niya, bigyan mo na ng kaunting katahimikan ng lalaki. Halata kasing hindi ito magbubukas ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Lalo pa at nakakakota na siya kahit pa hindi sinasadya sa pambabulabog niya sa isip nito. Naalimpungatan si Angela ng huminto ang sasakyan sa parking lot sa commercial building. Ayon kay Brandon, ay manananghilian mo na sa laruan. Para may kaanong humaplos sa buo niyang pagkatao na mapansin, may neck pillow na nakalagay sa mga balikat niya. Sa pagkakaalam niya, nakalimutan niyang alisin iyon sa pagkakasabit sa backpack niya na nasa trunk ng sasakyan. Ibig sabihin, itinabi talaga ng asawa ang sasakyan para lang kuhanin iyon at ilagay sa kanya habang siya ay natutulog. Matagal din siyang napatitig doon. Binalingan niya ang lalaki at parang pinamulahan ito ng mukha sa pakiwari niya, kaya pinili na lamang niya manahimik. He actually looked relieved when she didn't say anything. Nagulat si Brandon sa asawa kung paano nito napakain ng gulay ang anak ay hindi niya maarok. Panay ang kwentuhan ng mga ito at napapangiti siya dahil kuminsan ay gumagamit pa ang bata ng British accent. Ginagaya nito ang main character sa Peppa Pig. Sinakay naman iyon ni Angela para ituloy ang hagik-gikan ng dalawa. The look of adoration in her little girl's eyes for her mother
both scared him and made him happy. Sa wakas ay narating na nila ang condo unit na palaging inupahan ni Brandon sa isang kaibigan. Sa tuwing nagbabakasyon sila ng kanyang anak, may maliit na kusina, toilet, and bath, balcony, at ang pinaka-importante sa lahat, dalawang queen-size bed. Wala siyang balak na mahiga sa isang kama kasama si Angela. Kahit pasabihin, papagitan sila ng anak. This is great. Tamang-tama. Kompleto sa gamit ng kitchen. Kasi ang sabi ng babae, habang nilalapag sa counter ng kusina, mga supplies nila. He started. Kumakapag-react ka naman, kala mo, magaling ka magluto. Sa halip na mapikon, ay misteryosong ngiti lang ang binagay nito sa kanya. Sa loob-loob ni Angela ng mga sandaling iyon, papakain niya kay Brandon ang pangungutya ng lalaki. Pwede na po ang swimming? Excited namang tanong ni Blessy sa kanilang dalawa. Bago pa makasagot ang asawa, ay hatak-hatak na nito ang kamay ng babae. Hinayaan na lang niya ang dalawa na bungkalin ang mga gamit ni Blessy sa paghahanap ng swimsuit ito. Abala pa siya sa paghahakot ng mga gamit mula sa kotse. Napatda si Brandon sa aktong paglalapag ng mga gamit na makita niya ang kanyang mag-ina. Nakaharap ang mga ito sa camera na nasa tripod. They created a very fascinating picture, one that would be etched in his mind for a very long time. Kapwa nakasuot ng oversized hat ang dalawa, shades, ang kilant halter dress na puti at sandals. They were mirroring each other's pose as the camera took their pictures in rapid successions. Ang huling pose sa mga ito ay ang pagbibigay ng anak nila kay Angela ng isang matunog na halik habang yakap-yakap nito ang mahigpit ang babae. Daddy, come here! Utos ang bata sa kanya. Nag-aalin lang ang lumapit siya. Nakangiti sa kanya na isinatuloy ng asawang kamera. Sa mga unang shots, sagrado si Brandon na nakangiwi siya. Pero sa huli, tingin niya ay yung ubra na maging family picture iyon. Agad din binabi ang pagkakaakbay ng braso niya kay Angela. Bago naman umalis sa harap nila ang piliang anak niya, ay pinagsalikupang muna nito ang kamay nila. Bago patakbo, pinindot ang shutter ng kamera. Parang naninikip ang dibdib niya ng mahawakan ang kamay ni Angela. Kusa lumikis sa mga daliri niya rito. Mataman niyang pinagmastan ang mga kamay nila bago dumawa kanyang tingin sa mukha nito. Para siyang malulunod sa tingin na sumalubong sa kanya. Pakiwari niya, nararamdaman din ang asawa ang eksaktong nararamdaman niya ngayon. Bitch! 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 Paulit-ulit ang sigaw ni Blessy habang naglulundag ito sa kinatatayuan. And he came, crashing back to earth with a loud thud. Halos pabulot niyang binawi ang kamay sa asawa. Sumagal siyang tingnan ito. Parang nawala ang kinang sa mga mata nito bago tila napilitan pakawalan ng kanyang kamay. How could she always make him feel like a bastard for trying to protect himself from her? Kung tutuusin naman, ay may karapatan siyang umarte ng ganoon. Kinarga niya ang anak na sakalang tumigil sa paulit-ulit na pagsasabi ng salitang bitch. Oo na, hinalikad muna niya ang tungkil ng ilong ni Blessy bago ito binaba. Magbibihis lang ako. Umayon sa outing nila ang panahon, makulimlim ang kalangitan, pero mukhang hindi naman babagsak ang ulan, kaya kahit alanganing oras, ay maginahawa silang nakapag-beach. Napapailing na pinunood ni Brandon, ang kanyang mag-ina, habang sa isang nilalabas ng mga ito, ang paraphernalia sa paggawa ng sandcastle. Kaya pala ganoon kalaki, ang reusable bag na bitbit ang asawa. Nilimas yata nito, ang lahat ng beach-related, na gamit sa toy store. Hindi naman magkamay sa excitement ang kanilang anak sa hinuha niya. Tidal wave lang ang makapagpaalis sa kanyang anak sa dalampasigan. Nakita niya sa di kalayuan ang mga kayak. Nagpaalam siya kay Angela at tutunguhin niya muna iyon habang abalap ang mga ito sa paggawa ng sandcastle. Wow! Ang ganda naman ng sandcastle niyo! Puro ni Brandon na makabalik siya. We did a great job, right, Dad?
Nagmamalaki, tanong ni Blessing. Mula sa pagkaka-squat niya, tumayo si Angela. Napalunok siya na madapuan ng mga mata niya ang washboard abs na nagsalita habang maayos siya ng tayo. Pabuti na lang at naka-recover siya kaagad. What happened to your shirt? Naiwan mo sa Scarborough Shoal? Saka bakit ang tagal mong nawala? Hindi na nga kita matanong kanina. Nang umalis kasi ang lalaki para magkayak, nakasuot pa ng kamiseta. Isang oras din itong nawala sa kanilang tabi at sinusubukan nitong tanawin mayat maya, pero pakiwari niya ay pagkalayo-layo ng narating nito. Tinuntun pa yata talaga nito ang hangganan kung saan maaari magkayak. Natawa si Brandon sa kanyang sinabi. Pakiramdam po rin ni Angela ay nanalo siya sa loto. Kahit na nalungkot siya na nagmamadali, binitawan nito ang kanyang kamay kanina. Matapunan lang ng ganoong ngiti ng lalaki. Okay na siya ulit. Natanggal kasi yung blade ng paddle. Hirap na hirap akong kunin ulit. Alam mo ba kung gano'ng kahirap ang magkayak sa isang dulo lang ng paddle ang gamit mong gamitin? Nakangiti pa pagkukwento nito. To give you an idea, bahagya, inangat ito ang kamiset ang hawak sa isang kamay. Pwede nang pigain itong t-shirt ko bago ko naabot ang kumalas sa blade. Natupad na yata ang pangarap niya. At least ngayon, kasi binansin itong tumatawa. Salamat na lang sa serang paddle. My castle! My castle! Nagpapalit katili naman ng bata. Matapos niyang maramdaman ang mabilis na pagsagi ng volleyball sa balikat niya. Agad na binalingan ang anak. Dismayadong dismayado ito na makita tila niyanig ng lindol ang ginawa nila. Halos walang natira roon nang bagsakan iyon ang bola ng basketball. I'm so sorry. Mahangos na paamanhin ng isang babae na hindi inaasahan at hindi welcome sa pandinig ni Angela. Teacher Alexa! Limutan na ibang castle na sabi ng kanyang anak. Humugot si Angela ng malalim na hininga. Sorry, Blessy. Ulit ang kuro habang pinupulot ang bola. That's okay. Binalingan siya ng anak. Tomorrow, we will make another one, right? Hinaplos si Angela ang ulo ni Blessy. Kasabay ng pagngiti at pagtango niya. Small world. Tila namamangha pa na saan ni Brandon. Parang gusto yata niya manabunot. Hanggang dito ba naman? She had not even basked long enough in her husband's warm smile yet. And this woman showed up already. Lalo siyang nayamot na makita niya ang pagkakangiti ng asawa. Lalo siya naging ngit-ngit na makita niya ang suot ng guro. Nakasuot ito na may clean board shorts showing off her firm legs and tee and the bikini top. Napeke siya ng suot itong polo shirt noong unang kita nila nito. Ubod pala ng ganda ng hubog ng katawan ni Teacher Alexa. She was really, really fit. Noon niya naalaala, wala nga palang kamiseta ang lalaki. Ang view na pinagpipiestahan niya kanina ay sigurado napansin din ng bagong dating na babae. Base sa naririnig din ang usapan ng mga ito o ng mga teachers ng school ng araw na iyon, mag-offer nitin daw ang mga ito roon. Sana lang ay nasa kabilang daw ko ang unit at tinutulian ng mga ito dahil kung hindi ay baka ma-headline siya sa diary bukas. Blessy, you want to go for a swim? Inayon na lamang niya ang anak dahil sa tipo ng hinayupak na asawa. Ay makikipag-chismisan pa habang pinagmamastan ang sexy na guro. Mabuti na lang at pinaulakan ng anak ang kanyang imbitasyon. Baka kasi matunong na lang siya sa panibugo kung kailanganin pa niya manatili roon. Kung saan siya nakakuha ng lakas ng ngitian ng babae at kausapin ito ay hindi na niya alam. Teacher Alexa, mauna na kami ni Blessy. Swimming lang kami. Sige po. Binalik nito ang ngiti niya at dahil paranoid siya, feeling niya ay may bahid pa ng tagumpay ang ngiti nito dahil sa wakas ay masasolo na nito ang lalaki. Masaya na si Brandon na panoorin ang kanyang mag-ina
Habang lumalong ang mga ito, siyang-siya ang kanyang anak dahil sa tulong ni Angela, kaya na nito maglangoy ng maliit na distansya na walang vest. Sayod sa gusto niya, kailangan aminin ni Brandon kung gaano kaganda ang epekto sa anak nila ng pagbabalik ni Angela. Likas na masiyahin si Blessie, pero simula na dumating sa buhay nito si Angela, mas lalo pa ito naging masayahin, lalong naging malambing, at lalong nag-umapaw ang pagmamahal na gusto nito ipamahagi. Nalaglag ang panga ni Brandon na makita ang umaw na swimming pool ang asawa. Perfection. Iyon ang isang salita matagal na nasisinagan ng projector sa utak niya. Walang sinabi ang mga babae sa FHM sa kaseksihan ni Angela. Nasabi naman niya, her breasts were the embodiment of every male's fantasy. Her flat stomach and curvaceous hips made him want to run his palm over smooth, wet skin. Malinaw pa sa glossary picture na ginagamit na ng 16 megapixels sa camera. Nakikita niya sa isip na nakapulupot sa baywang niya ang milimilyang hita at pinti nito magkakinis-kinis. He shifted uncomfortably in his seat. Kinuha niya agad ang tote bag ng asawa sa kanyang tabi at ipilatan niya sa kanyang hita. Dali-dali siya nagpanggap na hinahanap ang cellphone at wallet na pinakitabi niya rito na makita niya papalapit na mag-ina sa kanyang kinakaupuan. Ano ka ba, Brandon? Think of something. Nagpapanik na utos ng kanyang isip. For the life of him, wala siyang maisip na bagay na makapagpahupa sa ebidensya ng kanyang mahalin na bagay na naisip niya habang pinagmamasdan ng babae. Kanina ka pa pong kalabungkal dyan sa bag ko. Akin na nga. Cellphone mo ba ang hinahanap mo? Kahit anong hatak ng asawa sa bag, ay hindi na binibitawan iyon. Ako na, mag-shower na nga kayo. Napalakas ng konti ang kanyang boses sa sabi. Okay. Nakataas ang dalawang palad na pag-surrender nito. Sobrang naman yata ang attachment mo sa cellphone mo. Dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.